praise God. Tunay po na masarap pagpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Parang ayaw na nating tumigil, ano? Pero ganun pa man, may mga bahagi ang gawain ng Panginoon. Actually, ang praise and worship ay para din po yung pagpasok noon dun sa templo. Kumbaga, yung praise and worship natin, yun yung tumutulong sa atin para ihanda tayo sa paglapit na sa presensya ng Panginoon, ihanda ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Bagamat parang ang sarap na puro laging umawit, pero ganun pa man, nais din ng Panginoon na mangusap sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kasi as we sing, pinupuri natin ng Panginoon, but when we hear the word of God, we let Him speak to us. Amen po ba? Kaya tanong, handa na po ba kayo para makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. By the way po, I absent na naman yung aking kabiyak. siya po kasi ang nag-take over para sa worship leading doon sa atin pong gawain sa Quezon, sapagkat marami din po mga may sakit, ubo at sipon, parang uso na naman. Kaya, tsaka isa pa yung schedule po ng mga kabataan sa atin dahil sa kanilang pag-aaral ay medyo nagugulo-gulo. Kaya pag hindi nagtatama, kailangan ayusin. At si Days po ang nag-commit na sumalo doon sa kakulangan. Kaya, ganun po ang Panginoon. Talagang kapag nais nating sumunod sa Diyos, magpagamit sa Panginoon, kasama yon yung mga bagay na yon. Okay, para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay hilingin ko po kayo na magbukas sa inyo pong Bible, isang talata lamang po sa Lumang Tipan, Isaiah. Book of Isaiah, Isaiah 44:6. Ayan. Babasahin po natin ang Tagalog at saka Ingles. At kung nandiyan na po muli kayo, anyayahan ko kayo magsitayo. Sama-sama po nating basahin ng sabay-sabay ang salita ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabay-sabay po tayo. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Hari at tagapagligtas ng Israel, ako ang simula at siyaring wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. Tayo po'y manalangin muli. O Diyos, purihin ka, dakilain ka. Tunay nga po, O Diyos, na nagagalak ang bawat isa sa amin sapagkat muli mo kaming idinako sa lugar na ito, pinagtipon, upang sama-sama nasambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka sa pamamagitan ng aming mga awiting makalangit na inialay sa iyo, sa mga patotoo, sa mga kaloob at handog. At minsan pa, O Diyos, ay makinig ng iyong tinig, O Diyos, sapagkat nais mo, Panginoon, na patuloy na ang aming buhay ay aming iayon sa iyong kalooban. Kaya sa oras na ito, O Diyos, katulad po ni Samuel, ang aming pong dalangin, O Diyos, ay ganun din, Panginoon, speak, your servant is listening. Ganun din po ang aming nais na ipahayag, O Diyos, mangusap ka, turuan mo ang iyong bayan, pagharian mo kami, dahil ikaw ang aming hari, aming tagapagligtas. Ito, O Diyos, ang aming nagkakaisa at sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pakakaupo na po kayo muli sa presensya ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong paksa ay may kinalaman po sa pagiging Redeemer and King ng ating Panginoong Yesus. Jesus, our Redeemer and King. Nung bumuksak po ang tao sa kasalanan dahil sa pagsuway nila sa utos ng Diyos, dalawang bagay po ang idinulot nito sa tao. Una, siya ay mapapahamak dahil sa kanyang kasalanan. At ikalawa, nawala sa kanya yung paghahari ng Diyos. So itong dalawang bagay na ito na nawala sa tao, ang Diyos ay gumawa po ng twofold plan para din po sa tao, para po tayo ay iligtas. At itong twofold plan of God for mankind ay yung tinatawag nating plan of redemption and plan of reestablishment of His kingdom.
Kasi nga po, nung nagkasala ang tao, nung alam natin yun, nung kay Adan, hindi lang naman si Adan ang mapaparusahan, kundi lahat ng salinlahi. Kaya yung naging epekto po ng pagsuway nila Adan, ang naging epekto po nito ay kapahamakan, hindi lang kay Adan, kundi sa lahat na po ng susunod na mga salinlahi. At hindi lamang kapahamakan ang idinulot nito, kundi nagdulot din po ito ng kawalan na ng kaayusan ng pamumuhay ng tao sapagkat nawala na ang paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya itong dalawang bagay na ito ang nawala. Yung rulership ng Diyos at yung kanyang presensya, yung pamumuhay na maayos sa kalagitnaan ng presensya ng Diyos. Nawala ito sa tao. Kaya nung gumawa ang Diyos ng plano para iligtas ang tao, hindi lamang kaligtasan ang kanyang ginawang kaparaanan. Kundi makikita din po natin na kasama sa kanyang pagliligtas ay yung pagre-re-establish ng kanyang paghahari sa mga tao. At yan po'y maliwanag na makikita natin dito sa ating passage na binasa. Kung mapapansin niyo po, sabi dito sa verse 6, itong dalawang mahalagang gampanin na ito ng ating Panginoon ay ipinapahayag po ng ating verse. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer. So dito po binapakita sa atin that Jesus is not only our Redeemer, but also our King. Ngunit ang tanong, ano ang ibig sabihin nito sa atin na ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang ating Redeemer, hindi lamang natin siya tagapagligtas, kundi siya din ay ating hari. Ano ang kahulugan nito para sa atin na mga mananampalataya, mga tunay na mananampalataya? Mahalaga po ito sapagkat lalo na tayo po na mga tunay na sumasampalataya sa Panginoon, kapag kaalam natin kasi ang katotohanan ito, ito ang magbibigay sa atin ng distinction or kaibahan sa mga taong kumikilala sa ating Diyos. Maraming mga tao kilala ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. There's no doubt about it. Pag kailangan mo ng kaligtasan, talagang ang Panginoon ay Diyos ng kaligtasan. Amen po ba? Kaya lang nagkakaroon po ng problema doon sa pagiging Lord ng ating Panginoon. Marami kilala ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Ngunit, hindi po nila isinusuko ng lubos ang kanilang buhay sa kanilang manunubos at hari. Ngunit tayo na tunay na nakakakilala sa Panginoon at alam natin ang katotohanan na Jesus is not only our Redeemer, but also our King. Kaya naman ang ating buhay, isinurrender na natin sa ating Panginoon. Hindi na atin itong buhay na ito. Tinubos na tayo, may nagmamay-ari na ng ating buhay na ito. At dahil tinubos na tayo, ano ang ginagawa natin sa buhay na ito? Yung buhay natin ay ipinaglilingkod natin sa may-ari ng ating buhay. Amen po ba? At hindi lang natin ipinaglilingkod, kundi kinikilala natin na ang ating Panginoon, sapagkat siya ang tumubos sa atin, kinikilala natin na siya ay dapat paglingkuran bilang hari ng ating mga buhay. Amen po ba? Kaya ngayon po, yan po yung ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Jesus is both our Savior and our Lord. And as Lord and Savior, we are to surrender our lives to Him upang ang kanyang mabuting plano ay lubos na mangyari sa atin. Ganito po kasi talaga yung nangyari. Nung, katulad nga po nung sinabi ko sa inyo, nung nandun sa Garden of Eden, si Adan at si Eva, yung rulership, yung paghahari ng Diyos kay Adan at kay Eva ay yun yung buhay na nais ng Diyos para sa kanila. At syempre, kapag ka ang Diyos ang naghahari sa atin, alam naman natin na mabuting hari ang ating hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Hindi tayo dadalhin sa masamang kalagayan ng mabuting hari. Amen po ba? Ngunit ang naging problema ni Adan at ni Eva, they decided to disobey the Lord knowing
na kumbaga ang idea nila ay kaya na nilang pagharian ang kanilang sarili. Actually, yun yung kasalanan nila eh. Nireject nila ang Diyos at parang sinasabi nila, hindi na namin kailangan ng pangunguna mo sa amin, kaya na namin sa aming mga sarili. Kasi di ba, natandaan nyo, nung tinukso ng Diablo si Eva, ang sabi, pag kinain mo yan, para kang magiging Diyos. Eh di ba pag ikaw ang Diyos, gusto mo ikaw ang nasusunod, ikaw ang hari, alam mo lahat. At yun ang temptation na kung saan kinahulugan ni Eve. Gusto niyang maging Diyos, siya ang maghari sa kanyang sarili. At si Adan, nagpaloob siya o nagpasakop siya kay Eva, na sa halip na si Eva ang magpasakop kay Adan, si Adan ang nagpasakop kay Eva. Kaya ano nangyari? Pareho po silang itinaboy doon sa Garden of Eden. Kaya yung rulership ng Diyos, nawala. At dahil nawala ang rulership ng Diyos, sino na ang nag-rule? Walang iba kundi ang Diablo. Lahat ng mga nahiwalay sa Diyos, alam natin, dalawa po ang kaharian na mayroon. Yung kaharian ng Diyos, lahat ng, pag nandun ka sa kaharian ng Diyos, lahat ng kailangan mo, lahat ng mabubuting bagay, ipagkakaloob sa iyo ng mabuting hari. Kaya lang, meron din pong isang kaharian na pinagharian ng Diablo at ito ay kaharian ng kadiliman. At lahat ng hindi nagpapasakop sa Diyos, automatic ang Diablo ang nagahari sa kanya. Dalawa lang naman po yun. Kaya anong nangyari? Lahat ng mga sumunod na salinlahi after Adam, yun po yung kalagayan. Pinagharian ng Diablo, ng Diyos, ng kadiliman. At dahil po doon sa ganung kalagayan, doon pa lang ay nagplano na ang Diyos na i-restore ang tao. At ito nga po yung kanyang twofold plan para ang tao ay muling ibalik sa kanyang kalinga. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 13, makikita natin dito yung twofold plan of God for mankind. Ang sabi niya sa verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So nakita natin yung unang plano is redemption, iniligtas. And second is kingdom, inilipat sa kaharian ng kanyang anak. Sa NIV, ang sabi po, for he has rescued us from the dominion of darkness. Sa ayaw at sa gusto natin, yan ang declaration ng Bible. Lahat ng napahiwalay sa Diyos under the dominion of the devil. Kaya sabi, iniligtas tayo ng Diyos sa dominion, sa paghahari ng Diablo. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Kaya lahat ng iniligtas ng Diyos, mapapansin niyo po, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na pagkatapos iligtas, ay tama na, pinabayaan na. May pinaglagyan, may pinagdalhan ang Diyos sa atin. At yon ay ang kaharian ng kanyang anak. Kaya lahat ng nananalig sa Diyos, lahat ng nananalig sa ating Panginoong Jesus, mula sa kaharian ng kadiliman, iniligtas sa kapahamakan, at inilipat. Ibinalik yung paghahari ng Diyos sa bawat isa sa atin upang hindi na tayo mapakialaman pa ng Diablo. Andyan po ba kayo? So yan po yung plano ng Diyos. At ang sabi din po ng Luke chapter 17 verse 21, ang paghahari ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos at ang kanyang paghahari ay nararanasan ng mga nananalig sa kanya. Yung two-fold plan of God sa buhay ng mananampalataya, pinangyayari niya ito. Kaya nga sabi niya sa Luke chapter, sabi ni Lucas 17:21, at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa kanya.
So lahat ng iniligtas ng Panginoon, pinaghaharian niya. At para mapagharian niya ang kanyang iniligtas niya, inililipat niya ang kanyang iniligtas mula doon sa kaharian ng kadiliman patungo sa kanyang bagong kaharian. Sa kaharian ng kaliwanagan. Upang ang paghahari ng Diyos ay ating maranasan. Sabi nga po sa Young Literal Translation ng Bible, Luke 17:21, nor shall they say, lo here or lo there, for lo, the reign of God is within you. Pakinggan niyo po, ang sabi, the reign of God is within those who believes in Him. Nagsisimulang maghari ang Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Andiyan po ba kayo? Kaya ibig sabihin, yung dalawang plano ng Diyos, dapat alam natin na ito ay parehong nagaganap sa ating buhay. Hindi lang tayo iniligtas ng Diyos, kundi naghahari siya sa atin upang tayo ay maging mananagumpay. Kasi kung ang makikita lang natin dito is yung one side, God is only our Redeemer, mag-i-struggle tayong magtagumpay sa ating sarili para bang ganito ang kalagayan. Pagkatapos na isang ina, ipanganak ang kanyang anak, sabi ng isang ina, bahala ka na ngayon sa buhay mo. Nagawa ko na ang tungkulin ko sa iyo, inilagay kita sa aking sinapupunan ng 9 months, naghirap na ako ng 9 months, at ngayon, lumabas ka na, bahala ka na sa buhay mo. Lumaki ka na, bahala ka, mag-survive ka. Parang ganon. Pero ganon nga ba ang ginagawa ng isang ina sa kanyang anak? Di ba pagkatapos niyang palakihin, alagaan for 9 months sa kanyang sinapupunan, malibang merong may 8 months, merong mga premature, pero normally talaga 9 months. At after 9 months, ay nandyan pa rin uli yung kalinga, yung pagmamahal ng isang ina para itong anak na ito ay hubugin hanggang maging mananagumpay. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na pagkatapos iligtas, ay wala na. Nung iniligtas tayo ng Diyos, inilagay niya tayo sa ligtas na lugar ang kanyang kaharian, upang kanyang pagharian, upang maranasan natin ang buhay na mananagumpay sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Redeemer and King. So the Lord starts reigning to those who believes in Him. Bakit po? Kasi nga po, hindi lang niya tayo iniligtas, kundi pinaghaharian din tayo ng ating Panginoon sapagkat siya ang ating Redeemer and King. Kaya naman, ang lahat ng nananalig sa Panginoong Jesus na inilabas na mula sa kaharian ng kadiliman at pinaghaharian na ng Panginoon, tandaan natin, we are no longer under the rulership of Satan. Wala na. Nandun na tayo sa kaharian ng kanyang anak na tinatawag na kaharian ng kaliwanagan. Now, speaking of Redeemer, and King. Ito pong dalawang plano na ito ng Diyos, this twofold plan of God for mankind. All throughout the scriptures, makikita nyo po na tumatakbo po ang Biblia na itong dalawang mahalagang katotohanan na ito, na plano ng Diyos sa atin, ay paulit-ulit po na binabanggit sa banal na kasulatan. Lagi po nating makikita yan, laging pag nagbasa kayo ng Bible, yung mga prophecy, matatagpuan ninyo na it's either prophecy about redemption or prophecy about the kingdom. So itong dalawang bagay na ito ay lagi pong paulit-ulit na binabanggit sa Biblia from Genesis to Revelation. Now ano ba yung redemption? Redemption refers to God's plan of salvation for man. Dahil nga nagkasala ang tao, so ang Diyos gumawa agad ng paraan upang ang tao ay iligtas. In fact, Genesis chapter 3 verse 15, doon pa lang ay ito na po yung tinatawag natin na ebanghelyo. Sapagkat ipinahayag doon na mayroong binhi na aapakan ang ulo ng diablo, ng ahas. At yung sakong na umapak, tutuklawin. Pero yung tuklaw na yon, ang ibig sabihin po doon, yun yung death of Jesus. Pero yung tuklaw na yon, mapapansin nyo po, bagamat fatal, yes,
physically namatay ang ating Panginoong Jesus, pero yung makikita natin dito, yung pag-apak dun sa ulo, ano pong ibig sabihin nun? Yung power, yung authority, sinupress ng mas makapangyarihan. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya, bago po dumating ang ating Panginoong Jesus, ipinapahayag ng banal na kasulatan ng mga propeta kung ano yung gagawin ng ating Panginoon. Ipinapakilala ang Panginoon bago pa siya dumating, pinapahayag na siya, pinapatanaw na tayo sa gagawin ng ating Panginoong Jesus. Kaya yan, redemption. Now, pag sinabi naman pong kingdom, it refers to his overall rule over all things. So pag sinabing kingdom bilang Diyos, at alam naman natin wala namang kaharian ng Diablo eh. Nagkaroon lang siya ng kaharian nung i-give up ni Adan yung rulership na dapat sana ay siyang may hawak. Alam niyo po ba na si Adan, wala sa plano ng Diyos na tayo pong mga tao ay mamatay. Wala sa plano ng Diyos na tayo po ay magkasakit. Wala sa plano ng Diyos itong mga kahirapan na to. Lahat ng ito ay nangyari nung si Adan i-give up niya yung kanyang authority kay Satan. Nung sila ay magkasala. Kaya nung sila ay nagkasala, ano ang nangyari? Yung kapamahalaan na dapat sana si Adan ang namamahala sa mundong ito, napunta kay Satanas. Kaya naging magulo po ang takbo ng ating mundo. So, dahil nawala po ito, unti-unti itong ibabalik ng Diyos sa kanya. Sapagkat hindi naman talaga ang Diablo ang hari ng mundong ito. Naghahari-harian lang siya. At binigyan lang siya ng oras ng Diyos. Amen po ba? At tayo din, mga kapatid, dahil tayo'y mga mananampalataya na, wala na siyang karapatan para pagharian tayo. Nagkakaroon lang siya ng karapatan para maghari kapag ang isang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan. Pero kapag ang isang tao ay lumalakad sa Panginoon, bagamat nagkakasala, walang kapangyarihan ng Diablo. Kasi ang Panginoon ang humuhubog sa atin, nagbibigay ng katagumpayan laban sa kaaway. Pero ang taong nagpapatuloy sa kasalanan, ang sabi ng Biblia, yun, anak yun ng Diablo. Pero hindi na tayo mga anak ng Diablo. Amen po ba? So ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na idinideclare ng banal na kasulatan about our Lord Jesus. Jesus redeems us from slavery of sin. At hindi lamang tinubos niya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, pinaghaharian na rin niya tayo. Bakit? Sapagkat siya ang supreme sa lahat ng bagay. Colossians chapter 1 verse 15 and 16, ito po ang sinasabi patungkol sa ating Panginoong Jesus. He is the image of the invisible God. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ipinakilala niya kung sino ang Diyos Ama. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nung namuhay ang Panginoong Jesus, ipinakita niya sa atin, ipinakilala niya sa atin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. So, ito talaga ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon. Nung hindi pa siya nagkakatawang tao, ito yung katayuan ng ating Panginoon. He is supreme over all authorities, over all beings. Authorities and powers on heaven, earth, maging sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay meron talagang kalagayan na dakila. Kaya lang nung nagkatawang tao siya, lahat ng ito ay temporarily inalis ng Panginoon sa kanya, hinubad niya. Pero dahil ito'y kanya din, ibinalik ito sa kanya nung siya ay muling mag-resurrect. Kaya ngayon, ang ating Panginoon, siya na uli ang tunay na hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng Panginoon. Why? Because this passage of Scripture is saying that Jesus is above and supreme over all powers and authorities. Invisible, visible, anuman.
Lahat ng ito, nilikha para sa Panginoon at siya ang lumikha. Kaya walang makahihigit sa Panginoon. Di ba, kung ikaw ang manglilikha, mahihigitan ka ba ba ng iyong nilikha? No. Kaya, maliwanag mga kapatid sa Panginoon. Kaya, dahil sa ating pananalig sa Panginoon, tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, ito yung Diyos na kinikilala natin. Jesus is God. Hindi lang siya tao, nagkatawang tao. Kaya kung siya ay Diyos, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay naghahari. Hindi lamang sa buong mundo, kundi sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Amen po ba? Kung siya ang hari, dapat naghahari siya sa ating mga buhay. He is to rule over all things as kings. Kaya lahat ng nananalig sa Panginoon, lahat ng tumanggap sa Panginoon bilang manunubos, ay dapat magpasakop sa hari ng mga hari. Yun po ang kalagayan natin. Kaya ito ngayon ang ating buhay bilang mananampalataya. We submit our will to the King. We serve the King. Bakit? Kasi nga, hindi na natin pag-aari ang buhay na ito. Tinubos niya tayo, kaya ginagamit natin ang buhay na ito para sa hari. Para paglingkuran siya. Why? Sapagkat Jesus is both our Redeemer and King. May mga tao na hindi po kinikilala ang ating Panginoon na King of Kings and Lord of Lords. Ang totoo, ang pagkilala nila sa ating Panginoon ay tao lang. Kaya yung kapangyarihan ng Panginoon, limitado. Kasi kung ang pagkakilala mo sa Panginoon ay tao lang, yun lang din ang gagawin niya sa'yo. Kasi yun lang ang pagkakilala mo sa Kanya. Kaya kapag ang isang tao ay hindi niya kinikilala ang ating Panginoon bilang Diyos at manunubos, hindi niya mararanasan ng lubos yung mabuting plano ng Diyos. Kasi kung ano yung pananampalataya natin sa Panginoon, yun lang ang mangyayari sa ating mga buhay. Pero ang totoo, Jesus is not only man, but He is God. At bilang Diyos, dapat tayo ay nagpapasakop sa Kanya. In fact, sa Hebrews chapter 1 verse 8, even God the Father recognized Jesus as God. Yan po ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man. So even God the Father Himself recognize Jesus, His Son, as God. Because we believe in Trinity, that we are serving one God working in three distinct persons or personalities. Hindi tatlo ang ating Diyos, kundi kinikilala natin na mayroong isang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu. At ang tatlong ito ay kumikilos na may pagkakaisa. Kaya mismong ang ating Diyos Ama, nire-recognize ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos. At ang sabi, ang iyong paghahari, ang iyong trono, o Diyos, referring to the Lord Jesus, ay magpakailanman. At siya ay maghaharing makatarungan. So makikita natin mga kapatid, hindi lang manunubos ang ating Panginoon. Amen po ba? Jesus is both Redeemer and King. At kailangan po na panghawakan nating mabuti ang katotohanan ito. Sapagkat ito po ang nagbibigay sa atin ng distinction para sa mga tao na ang pagkakilala lang sa Panginoon ay kanilang tagapagligtas, pero hindi sinusunod ang Panginoon. Kaya hindi nababago ang buhay. Kasi sila pa rin ang Panginoon, hindi ang Lord. Kaya, kung ito ang kalagayan ng Panginoon, that Jesus is our Redeemer, He is our Savior, and He is our Lord. At nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Itong dalawang bagay na ito, ibinalik niya sa sino mang mananalig sa ating Panginoon. Yung redemption and reestablishment of God's rulership in a person's life, ibinalik yan ng Diyos. Kaya ganun po ang ginawa ng Diyos sa kanyang plano sa tao. He had to deal
with two issues. Ano yung issue na yon? Restoring fallen man to Him through redemption. Yun po yung unang plano ng Diyos. And reclaiming the kingdom that has been handed down to Satan. Kaya ito po yung katotohanan, mga kapatid sa Panginoon, na ating makikita. And from Genesis to Revelation, itong dalawang katotohanan ito ay paulit-ulit na binabanggit. Redemption or pagliligtas and paghahari ng ating Panginoon. Yung redemptive promises, yung pagliligtas ng Panginoon na pinapangako niya, ang tawag po natin dito ay Abrahamic covenant. Kaya mababasa niyo sa Bible, mayroong tinatawag na pangako kay Abraham o Abrahamic covenant. Ito pong pangako na ito, ito po yung may kinalaman. Lahat ng mga pangako kay Abraham, lahat yan ay tumutungo o nagpapatungkol sa pagliligtas sa atin ng Diyos. So everything related to Abraham, yung mga promises, Abrahamic covenant, yan po ay redemption. Kaya ang sabi po sa Galatia chapter 3 verse 16, ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang ina po. Pansinin niyo po, nilinaw po dito ni Apostle Paul, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang ina po. Hindi sinasabi at sa kanyang mga ina po, na ang ibig sabihin ay marami, kundi at sa iyong ina po na iisa ang kahulugan. Ano yung kahulugan na yon? Yung ina po na yon ay walang iba kundi si Kristo. Na ibig sabihin, through Abraham, God promised na pagpapalain ni Abraham, ng seed ni Abraham, ang lahat ng mga tao. Yung pagpapala na yon ay manggagaling sa binhi ni Abraham. At sino yung binhi ni Abraham? Ang tinutukoy po doon, dito sa Galatia, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi po si Isaac, hindi si Ismael, at hindi pa yung ibang mga naging part ng family ni Abraham. Kundi lumipas pa ang ilang libong taon, at ito nga po, ang ipinapangako doon ay walang iba, kundi ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So kaya pag narinig niyo po yung Abrahamic Covenant, ang tinutukoy po doon ay ang pagliligtas ng ating Panginoon. Pangako ng Diyos through Abraham. Now, pag binanggit naman po yung tinatawag na Kingdom Promises, ang tawag naman po dyan ay Davidic Covenant. Dahil ito ay pangako ng Diyos kay David. At makikita niyo po, itong dalawang plano ng Diyos, yung twofold plan ng Diyos, makikita niyo ang katotohanan. Mismong sa unang-unang aklat ng Bible, sa New Testament, Matthew chapter 1, verse 1. Ito po yung makikita natin. Itong twofold plan of God, magkasama. Kasi ito ang plano ng Diyos. Ito ang lahi ni Jesu Cristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. So, yung twofold plan ng Diyos ay maliwanag na ipinapakita sa atin from the scriptures. Ang sabi sa NIV, a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Kaya kung ilalagay po natin sa chart, itong twofold plan of God sa tao, kung titingnan po natin itong pangako ng Diyos, masusundan po natin ito at makikita natin, maunawaan natin itong twofold plan of God. Tingnan po natin ito. Ang plano ng Diyos, dalawang pangako. Ano po yung kanyang pangako? Number one, redemption, which is to reclaim fallen man. And second, na pangako ng Diyos is kingdom. Nang ibig sabihin is reclaiming its rightful rule over all things. Meron din dalawang covenant ang Diyos. Tinatawag po yung Abrahamic and Davidic. Yung Abrahamic, i-explain ko na sa inyo, yun po yung redemptive plan of God. Yung Davidic, kingdom plan of God. At meron din pong dalawang anak na involved sa pangako ng Diyos. Ang una pong anak, yung Abraham, si Abraham ay mayroong anak si Isaac.
At yung ginawa ni Isaac na inialay niya ang kanyang buhay doon sa altar ay perfect example ng gagawing perfect sacrifice. At ang perfect sacrifice ay walang iba kundi si Jesus. Kaya makikita natin na kay Abraham pa lang ipinakita na ang gagawin ni Jesus sa pamamagitan mismo ni Isaac na inialay ni Isaac para patayin. Sino naman ang anak ni Haring David na ipinakita na sa kanyang paghahari, siya ang itinuring na great king? Of course, si Solomon. Ang sabi, ang paghahari ni Solomon ay kinukonsider po na paghahari na walang katulad. Sapagkat sa paghahari ni Solomon, hindi nagkaroon ng paglalaban-laban. Kaya itinuturing na golden era ang paghahari ni Solomon sa Israel. Of course, alam natin na kung si Solomon ay great king, siyang example ng darating na perfect king at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At siya ay manggagaling sa linya ni David. Meron din pong dalawang animal na makikita nating larawan para sa dalawang plano na ito ng Diyos. Ang una ay yung lamb. Of course, redemption, kailangan ng dugo. At ang dugo na ginagamit sa Biblia all throughout bago dumating ang ating Panginoong Jesus ay tupa. Kaya yun po yung larawan ng redemption, lamb. Yung larawan naman ng pagiging king, lion. Meron din pong dalawang symbols na pinapakita itong ating yung dalawang plano ng Panginoon as Redeemer and King. Number one is yung cross. Kaya kailangan ng Panginoon magkatawang tao dahil kailangan siyang mamatay doon sa krus. So yun yung kalagayan ng lamb. Yung lamb pinapatay. Si Jesus pinatay sa cross. Now, bilang king, ano ang symbol ng king? Crown. Kaya si Jesus later on ay tatayo bilang King of Kings. Now, meron ding dalawang pagdating na binabanggit ang Bible na again, nagpapatungkol po ito sa dalawang plano ng Diyos na redemption and kingdom. Yung first coming, ito po yung pagdating ng ating Panginoon bilang nagkatawang tao. Jesus was the suffering servant. He has to die for our sin. But the second time that He will be coming back, He will come as the King to rule. Hindi na siya dadating para magligtas pa. Ito yung panahon ng pagliligtas. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ngayon ang panahon ng pagliligtas. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Sapagkat ito yung tinatawag na yung panahon ng grace, ito yung panahon ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ngunit kapag dumating ang Panginoong Jesus, as inireveal niya na ang kanyang sarili bilang king, hindi na parang magligtas. Dadating na siya para pagharian ng may kapangyarihan ang lahat ng mga tao. Yung mga sumunod sa kanya, maghaharing kasama niya. At yung hindi sumunod sa kanya, pagharian niya ng mayroong kamay na bakal. At hindi na po natin, kumbaga alam ko hindi nalingit sa inyo mga kapatid, ang napakaraming mga hindi maunawa ang palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Nakikita na talaga natin sa ating panahon. Ako may nakikita ako minsan na ipinopost ko din po, inire-repost ko po sa ating Facebook. Kasi gusto ko po na makita nyo din po. Pero napakarami pa pong iba na mga kaganapan sa buong mundo na talagang mapapaisip ka, ano itong mga nangyayaring ito? Ang Saudi Arabia po, wala po silang kanal, wala po silang mga, siguro baka may payong kasi sa init, pero hindi ho nila inirede yung kanilang lugar para sa maraming tubig, sa bagyo. Pero this August ay meron pong dumating na napakalakas na bagyo, ulan. At nung tinitinan ko po yung video, hindi naman po nakaslant. Pantay naman po. Pero sa sobrang lakas ng hangin, tinatangay po ng hangin yung mga tao. Nakaupo pero dumudulas. Kaya sa chinik ko pa talaga kung nakaslant ba yung... Pero hindi.
At hindi lang yun, ang dami pong mga hindi maipaliwanag na mga phenomenon. Yung iba ay mga natural calamities, sanhin o mga kalapastanganang ginagawa ng tao sa kalikasan. Pero ang iba po ay talagang may mga signs na talagang gawa ng Diyos. Now, ano ibig sabihin nito? Dadating talaga ang Panginoon. Dadating siyang muli. Pero sa pagdating niya, hindi na siya dadating para magligtas. Dadating na siya para ibigay, iparanas ang puot doon sa mga hindi sumampalataya. Pero doon sa mga nanampalataya, mga kapatid sa Panginoon, ang pangako ng banal na kasulatan, we will reign with Him. Pagdating niya, tayong lahat na nanalig sa Panginoon ay maghaharing kasama niya. Nagagalak po ba kayo doon? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi natin deserve, sabi nga ng 1 Peter chapter 2, verse 9, we are peculiar people. We are chosen generation. Anong gagawin natin? We are to serve the King. Tinawag tayo para maging saserdote ng hari. Kaya isang karangalan po na tayo po, hindi tayo libita, hindi tayo kabilang para maglingkod sa templo, pero dahil sa Panginoong Jesus, tinanggal na po yung requirement na yun na kailangan ikaw ay Levite para makapaglingkod ka. Ang requirement para lahat ay mag-qualify, kailangan mananampalataya kay Kristo. At kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, you are qualified to serve the King and your Redeemer. Amen po ba? Kaya darating mga kapatid sa Panginoon, ang Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik, hahatulan niya, kawawa po yung mga hindi nanalig. Yung sabi, John chapter 3 verse 36, binigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng nanalig sa anak ng Diyos. Ngunit ang hindi nanalig, hindi tumalima, nananatili ang puot ng Diyos sa kanila. Kaya nakalulungkot yung mga hindi pa rin nananalig hanggang ngayon. Ngunit tayong nananalig, salamat sapagkat sa paghahari ng Diyos, maghahari din tayong kasama ng Panginoon. Now, meron din pong dalawang administration. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang plano na redemption and kingdom, makikita natin ang kaibahan nito, yung pagiging savior niya, pinapakita sa atin yung grace o yung biyaya ng Diyos. Hindi natin deserve na maligtas, pero iniligtas niya tayo. Ibig sabihin ng grace, hindi bayad, hindi para sa atin, pero ibinigay ng Diyos. At paano niya ito ginawa? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon ang kanyang buhay. Ibinigay ng Panginoon kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay upang yung parusang para sa atin, siya ang tumanggap upang hindi na tayo parusahan. Yun po yung redemption, yun yung plano ng Diyos na meron ng parurusahan para sa kasalanan para hindi na tayo parusahan. Masaya po ba kayo doon? Di ba? Nakakagalak po yun na hindi na tayo parurusahan. Pero kung ganun ang ginawa sa ating manunubos, ano naman ang ating tugon? Kung itinubos tayo ng ating Redeemer, ano naman ang ating magiging tugon sa Kanya? Now, tingnan po natin. Yung pangako po ng Diyos kay David, yung Davidic Covenant, nakatuon po ito hanggang merong maghari ng lubos sa trono ng Diyos. Sapagkat alam natin, from Saul to King David, yung paghahari naputol. Pero ipinapangako ng banal na kasulatan na meron ng uupo sa trono na yon na yung kanyang paghahari ay hindi na matatapos, hindi na mapuputol. Bakit? Sapagkat siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. At ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Yun nga po yung sinabi ng Hebrews chapter 1 verse 8 at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Now, ang primary promise naman po ng Abrahamic Covenant ay yung isang araw may darating na tagapagligtas mula sa lahi ni Abraham na magiging pagpapala hindi lamang sa henerasyon ni Abraham na kanyang mga kalahing mga Hudyo. Kung hindi, itong binhi na ito ay magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa.
Kaya di ba sabi sa Genesis chapter 12 verses 1 hanggang 3, ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko at siya ay magiging pagpapala sa lahat ng panahon. Kaya ibig sabihin, ang paghahari, ang pagpapala na dadating sa tao sa pamamagitan ng binhi na ipinangako kay Abraham, hindi lamang para sa mga Diyos. Kasama na po tayo doon. We are blessed because of the seed that has been promised from Abraham. Na yung seed na yon ay magiging daluyan ng kaligtasan, hindi lang ng Israel, kundi ng buong sanglibutan. At yun ay naranasan na natin dahil sa ating pananalig sa Panginoon. Now, tingnan po natin ito. Tingnan natin yung lamb sa kasulatan. From Adam hanggang kay Aaron, makikita po natin na ang lahi po nila ay nakadepende lagi sa lamb. Okay, from Adam, makikita po natin nung nagkasala sila, God provided a lamb. Di ba, nung nagkasala sila, ano ginawa ni Adan at ni Eva? Gumawa po sila ng sarili nilang damit galing sa dahon. Ang ginawa ng Diyos, pinalitan po yun. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Pinalitan po yung ipinantakip nila. Ang ginawa po ng Diyos, pumatay po siya ng hayop at dun sa hayop, yung balat yun ang ginamit na pantakip sa kahubaran nila. So ano po ibig sabihin nun? May redemption agad na nangyari. Sila Adan at Eva, pilit nilang tinatakpan yung kanilang karumihan sa harapan ng Diyos, pero hindi kaaya-aya yung sarili nilang pagtatakip. Kaya ang Diyos ang nag-provide ng tamang pagtatakip. At ipinakita ng Diyos ang tamang pagtatakip, dapat mayroong bahid ng dugo. So from Adam, makikita natin na sin requires death. Para magkaroon sila ng takip sa kanilang kahubaran, sa kanilang kasalanan, kailangan pumatay ng hayop at ang ginamit ay lamb. Then, kay Abel. Si Abel, makikita po natin, siya po ay nag-offer ng lamb. Si Cain naman po ay nag-offer ng mga halaman, mga prutas, mga gulay. Samantalang si Abel, nag-alay po siya ng hayop. Pinili po niya yung pinakamaganda at walang dungis. Bakit po ginawa ito ni Abel? Kasi nakita ni Abel doon sa ginawa ng Diyos na pagtatakip ng kahubaran nila Adan. Alam niya na ngayon na ang kasalanan ay binabayaran sa pamamagitan ng dugo. Kaya yung unang offering na ibinigay, it was done by Abel using the lamb. Ano yon? For sin offering. Kasi nakita niya yon na ginawa ng kanyang mga magulang. Pagkatapos kay Abel, makita natin na dumating na po si Abraham. Si Abraham naman po, again, nakita po natin, andyan na naman yung lamb. Nung si Abel ay si Isaac ay ihahain na doon sa altar, sabi ni Isaac, meron ng punyal na gagamitin sa paghahain. Alam niya na may papatayin eh. Para saan ang punyal? Para pumatay ng ihahain. Meron ng punyal, meron ng gagamiting kahoy para sa susunuging hain. Kumpleto na. Nagtanong si Isaac sa kanyang tatay, nasan po yung ihahain? Nasan yung lamb na ihahain? Wala. Kaya nga di ba alam natin, nung siya po ay nandun na at siya nang inilalagay sa altar, umangal ba si Isaac? Hindi siya umangal. That's why Isaac was the perfect example nung gagawin ng ating Panginoong Jesus. He willingly laid down his life on the altar. Kasi alam niya ang ginagawa sa mga ihahain sa altar, papatayin. Makita niyo, imagine niyo kung kayo po yun, baba, kung ngayong panahon po yan, aba, bantay bata ka na, yung verbal abuse eh. Eh yun pa, papatayin na. Pero makikita niyo yung pagpapasakop ni Isaac sa kalooban ng kanyang ama. Kaya nga nung sasaksakin na, sabi ng anghel, Abraham,
sapat na. Pero gusto kong makita natin doon, hindi lang yung faith ni Abraham, grabe yung pagsunod ni Isaac sa kanyang ama. Amen po ba? Sana ganyan tayong sumunod. Minsan nga, hindi pa nga para ikakamatay yung pagsunod. Eh, kung makaangal, wagas na eh, no? Di ba? Minsan, hindi naman ikakamatay yung paghuhugas ng plato, hindi naman ikakamatay yung paglilinis ng bahay. Abay, kumakadabog ay parang, di ba? Sana matutunan natin yung malalim na pagsunod dahil yung dapat sundin ay karapat-dapat. Minsan, mas madali tayong mas madali ba tayong umangal, mas madali tayong mag-disobey kesa sumunod. Kay Isaac, makikita natin, wala po siyang kaangal-angal. He willingly obeyed the will of his father, even to the point of death. Nawa, mga kapatid sa Panginoon, yung ating pagsunod. Di ba? Yung ating pagsunod, hindi pa po kamatayan ang hinahanap. Pero dapat, kung pagsunod sa Diyos, yes tayo. Amen po ba? Pagsunod sa Panginoon, yes na tayo. Bakit? Kasi mabuti pong sundin ang kalooban ng ating Diyos. Kaya ano po ang sabi? Si Abraham po, makikita natin again yung ano ng lamb sa time ni Abraham. Nag-provide ang Diyos sa halip na si Isaac ang patayin, meron pong male na tupa, ram. At yun po ang pinatay. Again, makikita natin yung presence ng lamb sa scripture sa buhay ni Abraham. At yun po ay lamb for a son. Pagdating po kay Moses, makikita naman po natin, a lamb is required for a family. So, okay, makita natin ano, yung progression, napansin niyo po ba? Nung una, sa kay Adan, sa kanyang kahubaran. Pagdating kay Abel, offering. Pagdating kay Abraham, para sa kanyang anak. Pero this time, kay Moses, a lamb is required for the family. Alam naman natin yung Passover, ang sino man na merong pamilya, kailangan bago sila umalis, kailangan nilang iwanan ang Ehipto sapagkat merong itinakdang araw o oras ang Panginoon na pag dumating yung oras na yon, kailangan wala na doon yung mga Israelita dahil pagdating ng salot ng kamatayan, mamamatay yung mga panganay. At kailangan nilang magkaroon ng Passover. Ano ibig sabihin nun? Yung Passover, bawat pamilya magkakaroon ng sariling tupa at yung tupa na yon ay kakatayin at mula doon sa dugo, ipapahid doon sa hamba ng kanilang bahay. At ang sino mang makita ng angel of death na mayroong dugo doon sa hamba, lalagpasan, kaya Passover. Hindi titingnan po ng angel kung sino yung nandun, ah, mayaman to, doon tayo sa... hindi ho, hindi estado ang pag-uusapan. Ang titingnan po doon, yung bahay na yon kung yun ba ay mayroong dugo o wala. Sapagkat ang mayroong pahid ng dugo, lalagpasan ang kamatayan. Ngunit ang walang dugo, mayroong mamamatay. Kaya nung dumating yung salot ng kamatayan, ano nangyari? Sa Ehipto, sa bawat tahanan, ay mayroong umiiyak. Sapagkat sabay-sabay silang mayroong patay na panganay, hayop at tao. Bakit? Kasi hindi nila in-apply yung redemption. Ano yung redemption? Kapag ka mayroong dugo, may kaligtasan. Andiyan po ba kayo? Ganun po ka makapangyarihan mga kapatid, yung power of the blood of Jesus. Kaya tayo hindi na tayo parurusahan. Ang parusa ay nag-pass over na sa atin. Kasi nakikita ng Diyos yung dugo ni Kristo sa lahat ng nananalig sa Kanya. Tayo po yon. We are redeemed. Tayo po ay nilinis na, pinatawad na, nilimot na ang ating kasalanan because of what Jesus did on the cross. Kaya siya ang ating manunubos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Now, pagdating po kay Aaron, ano po ang makikita natin? Kay Aaron po, kailangan po ng lamb. Para saan? For the nation. Nung dumating na po si Aaron, ang requirement po every year and every day, daily po, kailangan merong pinapatay na mga hayop.
At ang trabaho po ng mga high priest, araw-araw po yan, nandun sa dakong banal at kabanal-banalan at nagpupour sila ng dugo. Iwiniwisik nila yung dugo. At iba pa po yung offering para sa isang taon. Yung sin offering para sa bayan. Na pagka ang isang, sa loob ng isang taon, pipili po sila ng isang karapat-dapat na dakilang saserdote. At yung dakilang saserdote, random po yun na kung sino man ang mabunot, siya po ang papasok doon sa dakong kabanal-banalan para po mag-alay ng dugo. Kasi po yung pumapasok doon sa dakong kabanal-banalan, dapat karapat-dapat. Kaya mismong yung high priest, kailangan siya mismo ay malinis. Dahil kung hindi, mamamatay din po siya. At alam naman natin yung kwento, di ba, na meron po silang pilakteria, meron po nakabitin sa kanilang damit, yung kanilang pong pinaka-robe. Sa ibaba po noon ay meron pong inilalagay ng mga kalembang na tas may tali din po yon ng talagang tali, literal, para pag kumakalembang, ibig sabihin, buhay pa yung nag-serve, buhay pa yung nagpuri sa Diyos, buhay pa yung nag-handog. At pagka hindi na po nila naririnig, tanghali pa lang ay hindi, dapat maghapon eh, tanghali pa lang hindi na nila naririnig, ibig sabihin, patay na. So kung patay na, wala pong walang mangingimi, walang mangangahas na pumasok. Bakit po? Eh yung high priest nga namatay. Kailangan yung high priest maghandang mabuti namatay dahil siya mismo hindi karapat-dapat. Kaya kung ang isang ordinaryong Levita papasok ng mangangahas doon sa dakong kabanal-banalan, patay ng patay, maraming mamamatay. So ang ginagawa po nila para mas fair yung mga Levita, naglalagay po sila ng tali. Pagka hindi na po gumagalaw yung ano, wala silang naririnig na kalembang, hihilain na lang po nila yun. Oh, totoo po. Ibig sabihin, alam nila, hindi tinanggap yung kanilang handog. Kaya maghahanap na naman sila ng bagong karapat-dapat. Tanong, meron kayang magiging karapat-dapat na tao na handog? Kaya pagdating kay Aaron, bagamat ang bayan o ang bansa ay nag-aalay ng hayop, still, wala pa rin karapat-dapat. Kasi nga, ang tao ay hindi perfect. Pero purihin ang Panginoon, mga kapatid. Of course, finally, nung dumating ang ating Panginoon para ibigay yung kanyang sarili. Jesus is the Lamb. John chapter 1, verse 27. Ano ang sabi? John 1:27. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi lang siya dumating para sa bayang Israel. Yung kanyang dugo ay hindi lamang para sa kanyang mga kababayan, kundi yung kanyang dugo ay para sa kasalanan ng sanglibutan. Andiyan po ba kayo? Kaya kung titingnan po natin, after Aaron, lahat po ay nakatingin doon sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sige po, pat-check nga nung susunod na slide. Tingnan niyo po yung slide. Doon sa shadow ay yung cross. Sapagkat lahat ng nangyayari doon sa Old Testament, it is pointing toward our Redeemer. Ang sabi po ng Isaiah 44:6, Israel, Israel's King and Redeemer. So noon pa man, alam nila na mayroong King and Redeemer ang Israel. Hinihintay po nila yon. At sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nung dumating ng ating Panginoong Jesus, nung nakita siya ni Juan, ang sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hindi lamang ang Israel ang ililigtas ng ating Panginoon, kundi naparito ang Panginoon upang iligtas ang lahat ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi na ng Lamb, kundi siya mismo. He is the Lamb who takes away the sin of the world. Siya na yung literal na Lamb na noon ay ginagawa ng mga tao. Yung ginagawa ng mga Israelita noon ay picture ng gagawin ni Jesus. Kaya nung ginawa na ni Jesus, ini-offer na niya ang kanyang sarili doon sa cross, hindi na kailangan ng lamb sapagkat yung hain ay binigay ay perfect na. Kaya hindi na natin kailangan ng dugo. Kasi yung dugo na ni Kristo ang eksaktong pangtakip sa lahat ng kasalanan ng tao. That's why Jesus is our Redeemer. Amen po ba? Siya po yung ating tagapagligtas. Pero again, hindi lang one side of the coin na siya ay Redeemer lamang. Jesus is also our King.
And being king, ang sabi po ng Revelations, makikita po natin na ang Revelations chapter 5, verse 6 and verse 5 and verse 6, pinakikita sa atin dito na nung ang angel ay naghahanap ng karapat-dapat para magbukas nung seven seals, sino ang nakita niya? Sabi po ng Revelations chapter 5, verses 5 and 6, sabi dyan, "Then one of the elders said to me, 'Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals.'" Sino yung tinutukoy dyan na Lion of Judah? Ay yung ating King, Jesus Christ. And verse 6, ano po sabi ng verse 6? May verse 6 po ba sa... Ah, hindi na po nailagay yung verse 6. Okay, yung verse 6 po ay makikita naman natin dyan, the angel points to the lamb. Mismo, tinutukoy doon, kung nandun yung lion, nandun din yung lamb. Sino yung perfect para magbukas ng seal? Walang iba kundi yung ating Redeemer and our King. Our Savior, our King, none other than the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Now, bilang pagtatapos, bakit po natin ito binibigyan ng pansin that Jesus is both Redeemer and King? Napakahalaga nito mga kapatid sa Panginoon sapagkat, di ba minsan tayo bilang mga tao, meron lang gumawa ng mabuti sa atin. Talaga naman kung magkaroon tayo ng utang na loob, ay parang hindi na yata natatapos. Di ba? Lalo na tayo mga Pilipino, kung tumanaw tayo ng utang na loob, grabe, walang katapusan. Kaya minsan kahit na ma-manipulate na, dahil, oh di ba yung ginawa ko sa'yo, parang hindi mo alam, kailan mo nabayaran yung utang na loob, lagi binabalik sa'yo, eh, no? Pero sa atin kasi ganun tayong tumanaw ng utang na loob. Maliit lang na nagawa yon, pero ito gusto ko malaman natin, how much more yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Yung ating buhay na mapapahamak, ano ginawa ng Panginoon? Siya na ang umako ng parusa para iligtas tayo. So anong response natin doon sa ating Panginoon na manunubos? Anong gagawin natin sa ating buhay? Di ba ang isang alipin na binili na, pagkaagawa isang alipin at binili ka, pag-aari ka na ng iba. Kaya lang ang maganda mga kapatid sa Panginoon, noon kasi uso po yung sa slave market eh. Binibili po yung mga alipin, tapos pag binili po yung alipin na yon, kawawa, bibilhin siya para alipinin pa din, papahirapan pa din. Kaya noon po, alam natin yung kwento ng mga slavery noon na talagang namimili sila, nanguhuli sila ng mga slaves, tapos dadali niya sa slave market, tapos yung mga slaves na yan, ang daming mga gustong bumili. Hindi para palayain. Bibili nila yon kasi ang ibig sabihin, pag-aari na nila yon. Kaya kahit anong gawin nila doon sa slave na yon, pwede. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, tayo din po ay tinubos ng Panginoon. At ibig sabihin ng tinubos, hindi na alipin tayo ng diablo, tinubos tayo ng Panginoon, kaya ngayon tayo ay pag-aari na ng Panginoon. Ngayon, kung tayo pag-aari na ng Panginoon, ang tanong, ano ang gagawin natin doon sa tumubos sa atin? Kung minsan may nakagawa ng mabuti sa atin, tinatanong natin na isang malaking utang na loob. Kung ang ating Panginoon na mabuting manunubos, gumawa ng mabuting bagay sa atin, ano ang nararapat nating tugon para sa Kanya? Hindi po ba i-offer talaga natin yung ating buhay para sa Kanya? That's the best that we could do, to offer our life to those or to someone who saved us. Yung iba nga po, pagka naglilingkod sa kanila at nakita nilang tapat, yung naglilingkod na yon ayaw nang umalis. Kaya yung tinatawag pong bad servant. Yung bad servant po, kaya nila binubutasan yung kanilang tenga, palatandaan nyo na yung tenga na yon pagiging bad servant, na ibig sabihin, all my life, kahit anong mangyari, hindi ako aalis sa aking Panginoon na ito. Nagpapasya sila, yung naglalagay ng butas sa ilong. Hindi lang yun para design ngayon, kung saan-saan na piercing, ano. Pero yun, noon po, meron po yung meaning. Pag nagpabutas po yun ng tenga, ang ibig sabihin noon, yung kanyang lifetime commitment sa kanyang boss.
Binibigay niya na yung kanyang buhay doon. Ngayon na tanong, if Jesus is your Savior, is your Redeemer, what is your response to the life that He has given you? Di ba kung yung mga bondservant talagang pinili nila, i-offer namin ang aming buhay para sa iyo. Hindi na kami aalis sa iyo, hindi na kami maglilingkod sa iba. Tingnan natin ang ginawa ng Panginoon. Hindi lang tayo niligtas para sa mga bagay ng mundong ito. Niligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan na walang hanggan para magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya tanong, what will you do with your life today para sa iyong manunubos? Of course, the best thing that we could do is to offer our lives to our Redeemer, to our Savior. Amen po ba? Yun lang po ang pinakamaganda. Sa anumang kaparaanan, pwede mong i-offer ang sarili mo sa anumang kaparaanan. Kasi master mo siya. At kung siya naman ay iyong king, ano naman ang gagawin mo? Kung ang king na ito na nag-o-offer, inilipat ka mula doon sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng kaliwanagan, at alam natin na ang ating king, sa kaharian ng Diyos, everything is provided. Alam niyo ba na nung si Adan ay naroroon sa kaharian, lahat ng bagay provided. Pero nung umalis siya sa rulership ng king, ng ating Diyos, ano nangyari? Ang sabi, kailangan magtrabaho ng lalaki. Ngayon, ang babae ang magtatrabaho para sa lalaki. Mas madaling makakuha ng trabaho ang mga babae, no? Ang mga lalaki nasa bahay. Pero yun po yung kalagayan, mga kapatid. Habang nandun si Adan sa kaharian, sa paghahari ng Diyos, habang nananatili siya sa paghahari ng Diyos, everything is provided. Kailan naging magulo ang buhay ni Adan? Kailan siya nakaranas ng paghihirap nung umalis siya sa paghahari? Amen po ba? Kaya anong tugon naman natin? Kung ang tugon natin bilang tinubos is to offer our lives to our Redeemer. Now, kung siya naman ang ating King, ang ating tugon naman ay manatili tayo sa kanyang paghahari. Sapagkat ang paghahari ng ating Diyos para sa atin ay paghahari para sa ating ikabubuti. Amen? Let's allow Him to reign really in our lives. Huwag nating pangunahan ang Diyos. Huwag tayong maging parang Diyos ng ating mga buhay. Kundi isurrender natin ang ating will sa kalooban ng ating hari. Siya kasi ang tunay na hari. Kaya yun ang pwede natin gawin. Father God, I offer myself to you. I offer my life to you. Ang buhay na ito, hindi na para sa akin. Ito'y para sa iyo. Ang kalooban mo na ang mangyari sapagkat alam ko, ang kalooban mo ay laging mabuti para sa akin. We submit to the will of the King. Amen? Bakit? Because Jesus is our Redeemer and King. Palakpakan po natin ating Panginoon.